الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Assalam. So alhamdulillah po ay natapos po natin ang limang aralin at sa pinakaunang aralin po patungkol sa Arabic class for beginners ay napag-alaman po natin ang mga letra or mga katinig, consonants, mga huruf na ginagamit natin sa wikang Arabic. At napag-alaman natin na ang mga huruf, na ang mga letra na ginagamit natin sa wikang Arabic ay binubuo ng 28 letra. Ito po ay nagsisimula sa letrang alif at nagtatapos po sa letrang ya. So ang lahat po ng iyon ay 28 letra or 28 katinig. O, lahat po ng iyon ay consonants. So, iyon po ang pinakauna nating aralin. Sa lesson 2 ay napag-aralan natin kung ano ang pinakamadaling paraan para ma-memorize natin. Okay? Para maisaulo natin ang mga letra sa wikang Arabic o ang tinatawag nating Arabic alphabet. So, nagbigay tayo ng pamamaraan kung paano natin iyon maisa sa ulo sa maiksing panahon. Alhamdulillah, at hinati natin ito sa mga grupo. So, meron po tayong alif, at ang kasunod noon ay ba, ta, tha, jim, ha, ha. Kasunod ay dal, dal, ra, zay, sin, shin. Sunod ay sad, bad, ta, dha, ayn, ghain. At ang kasunod ay fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. At ang panghuli ay tatlong letra at iyon po ang ha, waw, ya. So lahat po ng iyon ay binubuo ng 28 letra. At sa lesson 3 ay nagkaroon po tayo ng pagsasanay na kung saan gumamit po tayo ng isang letra o isang katinig at nilagyan po natin ito ng isang patinig. So kung paano po natin babasahin ang bawat letra na may kasamang mga vowels. Okay? So ang mga vowels po na iyon ay tatlo po. Okay? So ang unang vowel sa wikang Arabic ay tinatawag po na fatha. Okay? So, makikita niyo po sa inyong mga screen ang pinakaunang vowel ay ang tinatawag na fatha. At ang fatha, ang vowel po na ito ay isinusulat po siya sa itaas ng isang letra. So, halimbawa po, kung makikita nyo po ang line na nilagay natin sa tabi ng fatha, halimbawa po, iyan po ay isang harf or isang letra. So, kung lalagyan po natin ng fatha, ay maglalagay lang po tayo ng guhit sa itaas. Okay? So, parang islanting lang po ang guhit na iyan. So, iyan po ang fatha. At nagre-representa po siya o ang katumbas po niya na patinig sa wikang Tagalog ay A. Okay? A or letter A sa wikang Ingles. So, pangalawa po ay meron po tayong tinatawag na kasra. Meron po tayong tinatawag na kasra. Okay? So, ang kasra
Yun po ang pangalawa nating vowel or ang tinatawag na haraka sa lingwaheng Arabic. At ang kasra naman po ay isinusulat po natin siya sa ibaba ng isang katinig or isang letra. So kung halimbawa po ay, ang linyang ito, halimbawa po ito ay isang letra sa wikang Arabic, kapag gusto po natin siyang lagyan ng kasra ay maglalagay din po tayo ng isang guhit sa kanyang ibaba. So ganoon din po, parang islanting po siya pagkasulat. At ang guhit po na iyan ay nagre-representa o ang katumbas po niya sa wikang Tagalog ay E. Okay? E or letter I sa wikang Ingles. Okay? So ang pangatlo ay mayroon po tayong tinatawag na dhamma. Okay? Ang pangatlo po nating patinig o ang pangatlong vowel ay ang tinatawag na dhamma. So ano nga ba ang paano nga ba isulat ang dhamma? So isinusulat po natin ang dhamma. Halimbawa po, ito po ang harf, okay? Halimbawa po ang linyang ito ay ang harf. Okay? Ang itim na linyang ito. Halimbawa po ito ang harf. So ang dhamma po ay isinusulat natin sa itaas, parang maliit po siyang wow. Okay? At ang katumbas niya po sa wikang Tagalog ay U. Okay? So, mayroon po tayong A, I, U. So, tatlo lang po ang ating vowel na ginagamit sa wikang Arabic. So, wala po tayong E, yung tinatawag na pangalawa, yung A, E, I, O, U. So, mayroon lang po tayong A, I, tsaka U. So, wala po tayong E at tsaka O. So, tatlo lang po ang ginagamit nating vowels. Mayroon po tayong pang-apat na ginagamit. Ngunit, ang vowel po na iyon ay ginagamit lang po natin na palatandaan na ang letrang iyan ay walang nakalagay na vowel sa kanya. Ibig sabihin ay, parang kung ano lang po ang kanyang tunog, ay iyon lang po ang pagbigkas natin sa kanya. Okay? So, ang vowel po na iyon, pangdagdag lang po iyon sa tatlo na nabanggit natin. So, ang tawag po sa kanya ay sukun. Okay? Ang tawag po sa kanya ay sukun. At ang sukun po ay pangdagdag lang po ito dun sa tatlo na binanggit natin kanina. Ngunit hindi po ito official o kasali po dun sa tatlong nabanggit po natin. Okay? So, ang sukun ay nagrepresenta lang po na kung ilalagay natin ito sa itaas ng letra, na ang letrang iyan ay wala po siyang patinig. Okay. So, paano nga ba natin isulat ang tinatawag na sukun? Sinusulat natin ang sukun, halimbawa po ito, ang pulang guhit po na ito, halimbawa ito po ang harf or letra, maglalagay lang po tayo ng bilog sa kanyang itaas. Okay, maliit lang po na bilog. Okay. So, ang ibig kong sabihin niyan ay wala pong vowel, wala pong patinig. Okay? So, kung ano lang po ang tunog ng letrang iyon, ay ganun lang din po ang pagbigkas natin sa kanya. So, ito po ang mga vowels na ginagamit po natin sa wikang Arabic. So, ngayon po, sana ay mayroon po kayong mga papel na nakasulat na po doon ang lahat ng mga letra na ginagamit po natin sa wikang Arabic. At sa lesson 4 po natin, okay? Sa lesson 4 po natin, mayroon po tayong part 1 at part 2. So sa lesson 4 po natin, mayroon po tayong aralin na kung saan ay itinuro po natin kung ano ang pagkakaiba ng anyo ng mga letra kapag sila ay nakalagay sa simula ng isang salita, sa gitna ng isang salita, at sa dulo ng isang salita. Sapagkat ang mga letra po sa wikang Arabic ay nagbabago po ang kanilang mga anyo kapag isinusulat po natin sila sa umpisa, sa gitna, at sa dulo. Kung
isusulat lang po natin ang isang salita na magkadugtong-dugtong po sila. Pero kung isusulat po natin ang isang word, ang isang kalima, or ang isang salita na hindi po sila magkadugtong, ay kung ano po ang original na anyo, ano ang original na larawan ng letrang iyon, ay ganoon din po ang pagsulat sa kanya. Ngunit kung gusto po nating idugtong-dugtong ang mga letrang iyon para makabuo po tayo ng isang salita, ay nagbabago po ang mga anyo nito base po sa kung saan sila na isusulat. Okay? Kung sa umpisa po sila ay meron po silang mga kanya-kanyang anyo. Kung sa gitna po sila ay meron din po silang mga hugis or anyo or larawan. At kung sa dulo po sila ay meron din po silang mga anyo. So, yun po ang lesson natin. Aralin natin sa lesson 4, part 1 at part 2. Okay? Natapos po natin ang alif hanggang sa ya. At pagdating po sa lesson 5, sa lesson 4 po, sa part 1, part 2, nakalimutan ko po ang pang-22 letra. At yun po ang kaf. Okay? So, itinuro ko po doon ang iba't ibang hugis ng mga letra kapag sila ay sinusulat sa umpisa, sa gitna, at sa dulo ng isang salita. Ngunit nakalimutan ko po doon ang pang-22 letra at yun po ang kaf. Okay? Yun po ang kaf. Ito po ang kanyang larawan. Okay? So, ito po ang aking nakalimutang letra. At ang katumbas niya po sa wikang English ay letter K. Okay? Yan po ang kanyang katumbas sa wikang English. Pag sa lesson 5 na naman po, ay doon ko po isinulat. Sa lesson 5, okay? Sa lesson 5, nagkaroon po tayo ng pagsasanay kung paano natin idugtong-dugtong ang mga letra sa wikang Arabic na may kasamang mga patinig. At in-explain ko din po doon, ipiniliwanag ko ang letter K or kaf sa wikang Arabic. Doon ko po siya ipinaliwanag kung ano ang kanyang hugis kapag siya ay nasa simula, nasa gitna at nasa dulo na isang salita. So alhamdulillah, nalaman po natin lahat ang mga anyo ng mga ng bawat letra Arabic alphabet kapag sinusulat po natin sila sa umpisa, sa gitna at sa dulo ng bawat salita. So alhamdulillah, ang gagawin po natin ngayon sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng practice or pagsasanay. Or kung mayroon po kayo mga katanungan na hindi po ninyo masyadong naintindihan mula sa lesson 1 hanggang sa lesson 5, ay bukas po sa bawat isa ang katanungan. So pwede po kayong magtanong at sasagutin po natin insha'Allahu subhanahu wa ta'ala. So bawat isa po, kung mayroon po siyang katanungan, mayroon po kayong katanungan, ay pwede po kayong magtanong sa mga oras na ito at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya insha'Allah. Okay na, Ustad. Napanood ko na yun, Ustad, yung ano yung... Okay, so yung iba. So lahat po ba ninyo ay... ano po ba? Lahat po ba ninyo ay Muslim by birth or balik Islam po? Muslim by birth. Okay, so... So napag-aralan nyo na po ang basic about sa Arabic. Naisulat ko na rin, Ustad, tapos pinapractice ko po siya kapag napapanood ko yung video niya. Sinasabayan ko na rin po ng practice. So ngayon po, marunong na po kayong magsulat ngayon. Alhamdulillah. Apo, inshallah. Okay. Naano ko na po yung pagsusulat, Ustad. Pinapractice ko na rin po ng ayos yung pagsusulat. So, alhamdulillah. So, magkakaroon lang po tayo ng mga karagdagang mga maalumat o kaalaman na hindi po natin nabanggit sa lesson 1 hanggang lesson 5. Okay? So, nabanggit po natin sa lesson 1 hanggang sa lesson 5 ang mga patinig. Okay? Nabanggit po natin ang mga patinig. Ngunit, mayroon po tayong tinatawag na
Fathatan, kasratan, at dhammatan. So, lahat po ba ninyo ay alam nyo na ang fathatan, kasratan, at dhammatan? Yung may dobleng, dinodoble yung ano, yung linya doon, yung katulad Hindi. ng fatha po, yung dalawa Oo. po yung... Oo, yan. Yan po. So, lahat po Opo, ba ninyo? nag-tulad po ako noon. Okay. So, kung fathatan ay dalawang guhit po ang ilalagay natin sa itaas. Okay? So, kung kasratan ay dalawang guhit po sa ibaba. At kung dhammatan ay parang May maliit, dalawang maliit na waw sa itaas. At wala po tayong dalawang sukun. Okay? Ganun po. So, ang gagawin po natin ay isusulat po natin, inshallah, para sa mga hindi nakapag naka-join sa atin at sa mga hindi pa alam ang mga vowels na iyon, inshallah. Okay. So isinulat po natin dito ang fatha, nagsulat po tayo ng kasra, nagsulat po tayo ng dhamma at nagsulat po tayo ng sukun. So meron po tayong mga karagdagang mga vowels at iyon po ang fathatan, kasratan at dhammatan. So ang katanungan, paano po ba sila isulat at paano po ang pagbigkas sa kanila? Okay. So ang fatha, okay, nakalagay po dito na fatha. So babaguhin po natin ito. Gagawin po nating fathatan. Okay. Gagawin nating fathatan. Okay. So ngayon po ay fathatan na po ang nakalagay diyan. Okay. Alhamdulillah. So mababasa niyo po ang fathatan. Okay. So ang fathatan, ang pamamaraan po ng pagsulat sa kanya ay dalawang guhit po sa itaas. Okay. So dito po ay isang guhit lang, ngayon ay dadagdagan po natin ng isa. So magiging dalawa na po sila. Ngayon, paano po banggitin o paano po bigkasin ang dalawang ito kapag nakasulat po sila sa itaas ng mga katinig o ng mga letra na ginagamit po natin sa Arabic alphabet. Okay. So kung dalawa po ang makikita ninyo na guhit sa itaas, ganyan po ang kanyang pagkasulat, ang pagbigkas po sa kanya ay daragdagan po natin ang letrang N. Okay? So magiging an. Okay? So ang pagbigkas po sa kanya ay an. At ang tawag sa kanya, ang pangalan ng vowel na iyan sa wikang Arabic ay fathatan. Okay? Tapos ang pagbigkas po sa kanya ay an. Ang pangalawa po ay ang tinatawag na kasratan. Okay. So sa ibaba po ng fathatan ay kasra lang po ang nakalagay. So babaguhin po natin ito. Gagawin po nating kasratan. So siya po ay magiging kasratan. Okay. So ang katanungan po, paano nga ba natin isulat ang kasratan? So ang kasratan ay dalawang guhit po sa ibaba. Okay? So meron na po tayong isang guhit. Kung isang guhit lang po ang tawag po sa kanya ay kasra. At kung dalawa naman po ay ang tawag po sa kanya ay kasratan. Paano po siya banggitin? Ang paano po siya basahin? Ang pagbasa po siya sa kanya ay in. Okay? Ang fathatan, ang pagbasa po sa kanya ay an. At ang kasratan, ang pagbasa po sa kanya ay in. Okay. Ang pangatlo ay ang tinatawag na dhammatan. Okay, meron na po tayong dhamma dito sa kaliwang banda. Okay, yung maliit na waw na isinusulat natin sa itaas ng harf. Okay, kapag dudublihin po natin siya, ang tawag na po sa kanya ngayon ay siya po ay magiging dhammatan. Okay, siya po ay magiging dhammatan. So, ang katanungan, paano po siya bigkasin? Okay, ang pagbigkas po sa kanya ay kung kanina po ay dhamma lang, ang pagbigkas po sa kanya ay u. Ngayon ay dhammatan. So dadagdagan po natin ang isang maliit na waw sa itaas, okay? At ang pagbigkas po sa kanya ngayon ay magiging un. Okay? Ang pagbigkas po sa kanya ay un. Okay. So iyon po ang pagbigkas sa kanya at wala po tayong dalawang sukun. Okay? Wala po tayong dalawang sukun.
Okay, so welcome po sa bagong estudyante na pumasok. So ang napag-aralan po natin, ang naidagdag po natin ay tatlong mga vowels. Okay, tatlong patinig, okay, or tatlong haragat ang ating naidagdag. So ang nakuha po natin ay fatha, yun po ang a. Pangalawa nating nakuha ay kasra, yun po ang i. At ang pangatlo nating nakuha ay dhamma, at yun po ang u. Ngayon po ay dinagdagan po natin ng isang guhit sa itaas, magiging fathatan na po siya, at ang pagbigkas po sa kanya ay an. At kung dadagdagan naman po natin ng isang guhit sa ibaba, magiging dalawang guhit sa ibaba, ang tawag po sa kanya ay kasratan, at ang pagbigkas po sa kanya ay in. At kung ang dhamma naman po, or yung maliit na waw, ay u, ang pagbigkas sa kanya, kapag dalawang dhamma po ang ilalagay natin sa itaas, ang tawag po sa kanya ay dhammatan, at ang pagbigkas po sa kanya ay un. Okay, so yun po ang karagdagang vowels na dinagdag po natin ngayon sa Google Meet na ito. So alhamdulillah, at ang pangapat po ay sukun. So wala po tayong dalawang sukun sa wikang Arabic. So ito lang po ang mga haragat na ating nabanggit, ang mga vowels na ating nabanggit. Yun po ang fatha, kasra, dhamma, fathatan, kasratan, at dhammatan. Okay, so ang sukun ay para lang po yan sa letra na wala po siyang vowel. Okay, so kung ano po ang kanyang tunog sa umpisa, sa simula, iyon lang po ang pagbigkas natin sa kanya. Hindi po natin dadagdagan ng A, hindi rin po natin dadagdagan ng I, at hindi po natin dadagdagan ng U. Okay, so meron po ba kayo mga katanungan? Wala na para sa akin, Ustad. So sa lesson 1 hanggang sa lesson 5 ay okay na po yun lahat? Inshallah, Ustad. Okay, okay na po si Hashi. Yung i-correct niyo lang po kung mali ang pagbigkas ko sa mga pangalan. Okay. Okay, okay lang po yun, Ustad. Kay Leilani po. Okay naman po. It was clearly explained naman po. At ang kay Sister Alia. Okay po, Ustad. Kay Sis Belpat. Okay po, Ustad. Papasok po lang po. Okay. Wala po kayong katanungan po mula sa lesson 1 hanggang sa lesson 5. Wala pa po, Ustad. Wala pa, baka mamaya meron na. Okay, yung pang bagong pasok po ngayon, si Madge, ano ba ito, lalaki or babae? Jamuel, ano yan, baliktad or Majilu? Majilu, paano po yan bigkasin? So lahat po ng ano, lahat, halimbawa po kapag nagsusulat po kayo ng magkarugtong na salita ay wala na po kayong problema sa mga harf, sa mga letra. Kaya nyo na po ang idugtong-dugtong. Opo. Okay, magbibigay po ako ng maglalagay po ako dito ng isang word na hindi po siya magkarugtong, at subukan nyo pong sagutan kung ano po ang kanyang tamang kasagutan. Okay. So maglalagay po ako sa itaas ng tatlong letra. Okay. Meron pong pumasok. Magsipong muna natin. Okay. Ahalan o sahalan. Imraida. Okay. So okay lang po kahit hindi nyo po i-on ang inyong camera. Okay. By the way, naka-record po ang meeting na ito, at i-upload din po natin ito sa YouTube. Hello, Stad. Okay, Mrayda Gregorio. Ang
ang video call po na ito, ang meeting po na ito, Google Meet na ito ay naka-record po at i-upload po natin sa YouTube. So, okay lang po kahit hindi po kayo mag-open ng inyong camera, inshallah. Okay. So maglalagay po ako ng word sa tatlong bilog na ito. Maglalagay po ako ng word at susubukan niyo pong sagutin kung ano po ang tamang pagsulat sa kanya. Okay. So ang ibibigay po nating word ay kala. Okay. Hindi mo yung pangalan ng sagot para hindi po magtagod. Po? Because pwedeng, ano, pwedeng tawagin nyo na lang po kung sino po yung pwedeng sino sumagot. Okay. Maganda po sana kung ano, kung lahat natin na nakaka-open ng Jamboard at nakasulat po, no? Para i-screenshot na lang. Or ano po ang mas magandang pamaraan para sa pagsagot niyo? Sa akin kasi, sir, nag-unable yung link na sinin nyo po eh. Bali, kayo po kung ano po yung gusto nyo. Okay. Maglalagay na lang po ako ng salita at pwede pong pwede nyo pong sagutan kung alin po dyan ang idudugtong natin or ano po ang mga letter na hindi natin idudugtong, inshallah. So, ganoon na lang po. Okay, so ang unang harf, okay, tatlong harf, tatlong letra po muna ang ating gagamitin. Okay. So ang unang harf ay letrang kaf. Okay. Letrang kaf. So sa ganito po sa ano mahirap isulat, pero ang importante po ay alam nyo kung ano ang letrang iyon. Okay, inshallah. So ang una po ay letrang kaf. Okay. Letrang kaf na may fatha. At ang pangalawa po sa gitna ay alif. At ang pangatlo, panghuling letra ay lam na may fatha. Okay. So Arabic word qala na ang ibig sabihin ay nagsabi, nagwika. Okay. Kapag sinabi natin, halimbawa kapag sinabi nating qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Okay. So meron po tayong tatlong huruf dito. Ang una po, ang unang harf ay letrang kaf, okay? Letrang kaf na mayroong fatha. Fatha. At ang pangalawang letra ay alif lang. Okay, pag hindi po natin nilagyan, pag wala po tayong nilagay na kahit anong vowel, automatic na po na ang vowel po niyan ay sukun. Okay, automatic po. Meron po siyang sukun na hindi po natin nakikita. Okay, automatic na po 'yon. Ang pangatlo ay lam na may fatha. Okay, qala. So gagawin po natin ay alisin po muna natin ang nasa ibaba. Okay. So ang tanong po ay paano po natin siya idudugtong-dugtong? Okay. Paano po natin siya idudugtong-dugtong? So pipili po ako ng sasagot, inshallah. Si ano, Sister Aliyah. Paano po natin idudugtong-dugtong ang mga huruf na ito para makabuo po tayo ng isang salita na magkadugtong-dugtong po ang kanilang harf. Okay, halisin na po natin ang mga nakasulat sa ibaba. Ang importante ay alam na po natin ang mga vowels at ang mga anyo ng bawat letra. Inshallah. So, Sister Aliyah, paano po natin ito idudugtong? Ano po ang una nating gagawin? So, ang nakalagay po dito ay kaf na mayroong fatha at ang panggitna na letra niya po ay alif
at wala po siyang vowel, ibig sabihin ay sukun ang nakalagay sa kanyang itaas. At ang pangatlo po ay lam na may fatha. Okay. So, ang pagbigkas po sa kanya ay kala. Okay? Kala. Ibig sabihin, kung mayroon po tayong makikitang alif na sukun ang kanyang vowel, at ang nauna po sa kanya ay mayroon pong vowel na fatha. So, mataas po ang, mahaba po ang pagbigkas natin sa kanya. So, magiging long vowel po siya. Okay? So, ang pagbigkas po sa kanya ay kala. Okay? Kala. So, paano po natin siya isusulat? Okay? Ang pagsulat po sa kanya, okay? Ang pagsulat po sa kanya, ang nauna po ay kaf. Okay? So, ang pagsulat po sa kanya, ang first letter ay isusulat po natin ang kaf, okay? Isusulat po natin ang kaf kung ano po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa umpisa ng isang salita. Kapag siya ay nasa simula. So ganito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa simula at huwag po nating kaligtaang isulat ang kanyang haraga or kanyang vowel. So ganyan po ang anyo ng kaf kapag siya po ay nasa simula. Okay? So, naway meron po kayong mga kodigo sa inyong harapan. Naway nakabukas po ang inyong mga sinulatan dun sa lesson 4 at lesson 5 po natin. Okay? Sapagkat itinuro po natin na ipaliwanag natin kung ano ang mga anyo, mga hugis, mga larawan ng bawat letra kapag sila ay nasa umpisa, sa gitna at sa dulo. So ganito po ang larawan ng kaf kapag siya po ay nasa simula or umpisa ng isang salita. Okay. Pangalawa, ang alif. Ang alif po ay ganito po ang kanyang larawan kapag siya po ay nasa gitna. Okay. Ganyan po ang kanyang larawan kapag siya ay nasa gitna. Mapapansin po natin ang kaf ay mapapansin po natin ang open po ang kanyang dulo. Open. Ang ibig pong sabihin niyan ay meron pong turugtong sa kanya sapagkat siya po ay nakalagay sa simula. At ang pangalawa naman po, ang sa gitna, mapapansin po natin ang alif sa kanyang bandang kanan ay meron pong guhit, may linyang naka-open sapagkat nangahulugan po yan na durugtong po siya. Okay. At ang pangatlo, meron po tayong lam. Okay. So, ang lam po ay isinusulat natin sa ganitong hugis. Okay. Kapag siya po ay nasa dulo. Okay. Ganyan po ang anyo ng lam kapag siya po ay nasa dulo. At huwag po natin kaligtaang isulat ang kanyang patinig or vowel. So ganito po ang ganito po isulat ang kaf. Okay, ganito po isulat ang kaf sa simula, ganito po ang lam sa gitna, at ganito po ang kaf sa umpisa, ganito po ang alif sa gitna, at ganito po ang lam sa dulo. Okay. Ngayon po, ito po ang ating sa itaas po. Ito po ang ating step 1. Okay? So, step 1 po yan. Ito po ang ating step 2. Okay? Ito po ay step 1. Ito po ay step 2. At ang step 3 po natin, ito po ang final step. Okay? Ito po ang final step. So, ngayon po, meron na po tayong larawan ng kaf kapag siya ay sinusulat sa umpisa ng isang salita. At meron na po tayong larawan ng alif kapag siya ay isinusulat sa gitna, at meron na po tayong larawan ng lam kapag siya ay nakasulat sa dulo ng isang salita. So ngayon po ay idudugtong-dugtong na po natin sila. Okay. So ang kaf ay ganito po siya isulat. Okay, kapag siya po ay nasa umpisa. Ganito po isulat ang kaf kapag siya po ay nasa umpisa, at meron po siyang dalawang tuldok, at huwag pong kaligtaan ang kanyang patinig o ang kanyang vowel. Okay. Kasunod po niyan,
ay ang alif. Okay? So, ang alif, meron po siyang open. Makikita niyo po sa bandang kanan. At idudugtong lang po natin ang open niya sa naka-open po na dulo ng kaf. Okay? Idudugtong po natin ganyan. At isusulat na po natin ang alif. Okay? Pwede rin po, ang gawin po natin, pwede rin po na sapagkat naka-open na po ang kaf, okay, meron na po siyang open. So, idurugtong na po natin ang automatic ang alif. Okay? Sapagkat ang open na iyan po ay pwedeng maging open na din ng alif. Okay? So, idurugtong na po natin agad ang alif. Ganyan po. Okay. Ngayon, ang lam. Ang alif po, kung matatandaan niyo po, ay isa po siya sa anim na letra na hindi pwedeng dugtungan. Pwede lang po siyang dumugtong, ngunit hindi po siya pwedeng dugtungan ng kahit anong letra. Okay, ibig sabihin, kahit ganito pa po ang larawan ng lam kapag siya ay nasa dulo, ay aalisin po natin itong nakalagay sa kanyang sa bandang kanan ng lam. Aalisin po natin iyan at isusulat na po natin ang lam kung ano ang kanyang original na anyo. Okay? Isusulat na po natin ang lam kung ano ang kanyang original na hugis or original na anyo. At aalisin na po natin yung nakasulat dito po sa kanyang bandang kanan. Sapagkat hindi po pwedeng idugtong ang lam sa alif. Okay? Ang alif po ay kasama sa anim na letra na hindi po pwedeng dugtungan. Okay? Ang mga letra po na hindi pwedeng dugtungan, yun po ang letrang alif, letrang dal, letrang zal, at saka ra, zay, at pang-anim po ang letrang waw. Okay? So, yun po sila. Ang mga letrang iyon po ay pwede lang po silang dumugtong, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? So, ito po, makikita po natin ngayon. Ito po ang step 1. Ito ang mga original na larawan po ng mga letrang ito. Ito ang original ng kaf, ng alif at ng lam. So ito po ang sa step 2. Ito po ang larawan ng kaf kapag siya ay nasa umpisa at ang larawan ng alif kapag siya ay nasa gitna at larawan ng lam kapag siya ay nasa dulo. So ang step 3 po, ito po ang final kung paano natin siya isulat na magkadugtong na po. Okay? So kapag nag-umpisa pa lang po tayo mag-practice, magsanay sa pagsusulat ng magkadugtong na mga letra sa wikang Arabic ay mas mainam po na magkaroon po tayo ng step 1, step 2, at step 3. Pero kung sanay na po tayo, kung alam na po natin ang paano idugtong-dugtong ang bawat letra, ay pwede na po tayong dumirekta sa step 3, okay? Step 1 at step 3, okay? So, ang step 2 ay para lang po malaman natin kung ano ang kanilang mga anyo kapag sila ay nasa umpisa, sa gitna, at sa dulo. So, iyon po ang mas mainam nating gawin kung kakaumpisa pa lang po nating magsanay sa pagsulat at pagbasa ng wikang Arabic, okay? So far, wala po kayong katanungan sa pagsulat po. Wala po, Ustad. Okay. Sa pagbabasa po, okay na po ang inyong ano? Sa kiraa po ninyo, nakakapagbasa na po kayo ng magkadugtong-dugtong. Kung wala po kayong katanungan sa pagsusulat, ay maglalagay po ako ng mga salita na magkarugtong na po siya at pipili po ako kung sino ang magbabasa. Okay. Sino, may katanungan po kayo? Ano po ang inyong katanungan? Wala po, Stad. Okay. So, wala na po magtatanong kung paano ang pagsulat ng or paano ang pamamaraan ng pagdugtong-dugtong ng mga letras sa wikang Arabic. Kung wala na pong magtatanong ay magpo-proceed po tayo sa pagbabasa. Okay. So, ang una po kanina ay pagsusulat. Ngayon po ay pagbabasa. So, okay na po sa inyo. Kaya nyo na pong magbasa, inshallah. Inshallah, Stad. Okay, sige. Mag-uumpisa po tayo kay
Hashi Masmuki, ano po ang inyong pangalan sa wikang Arabic? Sabihan mo po talaga ang real name ko, Ustad. Po? Ano po kamo? Ano yun, Ustad? Hashi lang po ang tawag sa inyo. Po. Hashi okay, po ang kinasanak mo ng tawag. Okay, sige po. So, ang gagawin po natin ay maglalagay po ako ng isang salita na magkadugtong na po. Okay? At ang gagawin po ninyo, ang mapipili ko po, or sunod, isusunod-sunod na lang po siguro natin. Okay, mag-uumpisa. Sige, mag-uumpisa po tayo kay Hashi. Tapos, doon na po, ang susunod po ay kung sino ang nakalagay sa ibaba ko. Okay, si Belpat, kasunod po si Imaraida Gregorio, at sunod po ay, ang pangapat po ay si Farida, at ang panglima ay si Lailani, at ang panghuli ay si Madge. Okay. So, mag-umpisa po tayo kay Hashi. Ito po ang salita na inyong babasahin. Paano po yan basahin? Aronab. Yung sa dulo po ay tamatan. Dalawang tama po. Ngunit ganyan po isulat sa keyboard. Arnabun. Arnabun. Okay. Arnabun. Masyaallah. Muntaz. Okay. Pangalawa. Bawat isa po ay magbibigay po tayo ng tigtatlong salita. Insyaallah. So, ang una po ay Arnabun. Pangalawa ay okay, ito po ang pangalawa. Baitun. Baitun, mashallah. Pangatlo. Ito po ang pangatlo. Shajaratun. Shajaratun. Mashallah. Mumtaz. Perfect po. Mashallah. So parang pero may background na po kayo dati. Nakapag-aral na po kayo or ngayon lang po talaga? Listad na ano lang, online lang. Pag pinapanood po yung ano. Tapos okay. Try ko pong magdugtong-dugtong. Mashallah. Sige po. Perfect po. Okay, ang susunod po ay si Belpat. Try ko po, Stag. Sige, try. Mag-umpisa po tayo sa tatlong letra. Okay, ganito po ang gagawin natin. Mag-umpisa po tayo sa tatlong letra, at pangalawa ay apat, at pangatlo ay limang letra. Or pwede rin po pangatlo ay apat na letra, at maglalagay po tayo ng long vowel, inshallah. Okay, ang unang salita po na inyong babasahin. Ito po. Rajulon, Stan? Rajulon. Okay. Rajulon. Mumtaz. Oh, tama po. Rajulon. Okay. So, meron po tayong sa beginner po, nakaligtaan ko po kanina, meron po tayong pamamaraan sa beginner kung paano po magbasa. Okay. Pero kung
kaya niyo na pong basahin ng diretso, ay wala pong problema. So pag beginner po, ay ganito po ang pagbasa sa kanya. Uunahin po munang basahin ang harf, ang letra, at isusunod niyo po ang kanyang vowel. Tapos kasunod ang letra, tapos vowel, at ang panguling letra at vowel niya po. So halimbawa kung ganito po, kung rajulon, ang pamamaraan po ng pagbasa sa kanya kapag tayo po ay beginner, sasabihin po nating ra, sabihin po nating ra, fatha. Ibig pong sabihin ay bibigkasin po muna natin, kung kikilalanin po muna natin kung anong harf po iyan at kung anong vowel po ang nasa kanyang itaas or sa ibaba man po. Okay? Halimbawa po ganito. Ra, fatha, ra. Okay? Jim, dhamma, jo. Lam, dhammatan, lun. Ra, jo, lun. Rajulun. Okay, ganyan po. Rajulun. Okay, so tatransfer po tayo sa... So, ganun po ang inyong gawin, inshallah, sa pangalawang salita, inshallah. Pangalawa ay... Okay, ito po ang pangalawa. Babasahin niyo po muna ang letra, letra, vowel, tapos pangalawang letra, vowel, tapos panghuli, tapos vowel, at basahin niyo po ng diretso, inshallah. Okay. Kaf. Kaf. Oo. Kistabon. Ang pagbasa po sa kanya, una, ano po ang pinakaunang letra? Ha. Kaf. 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 Ganito po siya. Okay, ganito. Ha. Teka lang po. Ganito po ang unang letra. Okay. Ang letra po, ang letrang iyan po, ang pinakaunang letra ito po. Kaf. Kaf po ang kanyang pangalan. Okay. So sasabihin niyo po kaf, kasra, ki. Ganun. Sige po. Bismillah. Asan na po kayo, sister? Belpat. Kasara. Kaf. Kasara. Kaf. Kasara. Ki. Kita. Ki. Kasara. Ay. Fata. Okay, ganito na lang po. Tatanungin ko po kayo kung anong letra ang nakalagay sa pinaka-umpisa. Sa simula po ng salita. Anong letra po itong nasa simula? Ito po, ito siya. Anong letra po ito? Yung pinaka-umpisa po. Kaf. Okay, ito po ang kanyang pangalan. Kaf. Okay, tapos ano po ang kanyang vowel? Kasra. Kasra, okay. So, ki. Ang pagbasa po sa kanya ay ki. Okay. Pangalawa, anong harf po itong pangalawa? Ha. Ta. Okay, ano ang kanyang vowel? Fatha. Fatha. Okay. So ang pagbigkas po sa kanya ay kata. Kata. Ta. Oo. Ta. At ang sumunod po sa kanya, ang pangatlong letra, ano po ito? Ang pangatlo. Ito po. Ba. Ay. Ito po siya. Ano po siya? Alif. Ito nakatayo. Okay, alif. So sabi alif. Po natin, sabi po natin kanina, kung may makikita po tayong alif, okay, isang alif na wala po siyang vowel, automatic po, pag wala po siyang vowel, automatic ay sukun. Or, okay, sukun po. Ang sukun ay nangangahulugan na wala po siyang vowel. Kapag may makita po tayong alif na wala po siyang vowel, at ang nauna po sa kanyang letra ay may vowel po na fatha,
ang pagbigkas po sa kanya ay magiging long vowel. Okay? Itong alif po dito ay magsisilbing long vowel. Ibig sabihin ay mahaba po ang pagbigkas natin sa ta. Magiging kita, ganun. Kita, tapos ang long A. Long A. Long A, Stan. O? Kita, long A. O. So, magiging long vowel po ang alif. O. Ang pangatlo okay, okay, okay. po, ang pangapat po ng letra ay? Ba. Ba. Ano po ang kanyang haraka? Ano po ang kanyang vowel? Dalawang dama po. Otomatan. Dama. Damatan. Oo, otomatan. Ito po hindi ko damatan. Okay. Ah, hindi, damatan. Ngayon nyo lang po na ano, nalaman. Oo, ang, okay. Okay. So, ang damatan po, ang dhammatan, ang paano po big ano po ang katumbas ng dhamma sa wikang Tagalog? Ustaz? Ang dhamma po na vowel, ang dhamma na vowel, ano po ang katumbas? Ang dhamma po, ganito po siya isulat. Oo. Ganyan po. Ang vowel po na dhamma ay ganyan po siya isulat. Bali, oo po siya. Oo, ang ganyang katumbas. Okay. So ang katumbas niya sa wikang Tagalog ay o, ganyan po. Okay, o. Opo. Kapag idodoblehin po natin ang dhamma, maging dalawang dhamma, ang tawag po sa kanya sa wikang Arabic ay dhammatan. Okay, ganito po. Dhammatan. Ah, okay. Dhammatan. Ganito po. Ganito po ang ganito po siya. Dhammatan po ganito. Okay? Dhammatan. Kung isang dhamma lang po ay kung isa lang po ay dhamma, kung dalawa ay dhammatan. Okay? So ang ano po ang katumbas ng dhamma sa wikang Arabic? Sa wikang Tagalog, iyon po ang okay. Kapag dhammatan po, kapag dhammatan ay durugtungan po natin ng nun. Or katumbas niya po ay letrang N sa wikang Ingles. Okay, so ang pagbigkas po sa kanya ngayon ay un. Okay, un. Un ang pagbigkas po sa kanya. Okay, so paano po natin siya i-apply dito? Sa ba na may tamatan. Bon. Okay. So pag ititiretso po natin, kita... Kitabun. Okay. So ang pamamaraan po ng pagbigkas dito, so ganito po 'yan. So di ba ang unang letra po ay kaf? Di ba po? Ang unang letra ay kaf. Ano po ang katumbas ng kaf sa wikang Tagalog? Ang katumbas niya po ay K. Di po ba? Opo. Okay. K po ang kanyang katumbas. Okay. Ngayon, ang kasra po, ano ang kanyang katumbas? Ang kasra, ano ang kanyang katumbas Ako. Sa... Ang kasra, ano ang katumbas niya sa wikang Tagalog? A. Hindi po. E. E. I. Okay. So, E pala. Okay. So, idudugtong po natin siya sa K. Okay. So, idudugtong po natin siya sa K. Okay. So, magiging K. Hindi po ba? K. Ang kasunod po, ano po ang kasunod na harf na letra? Ta. Ta. Ano ang katumbas niya sa Tagalog? Sa wikang Tagalog? T. Ta. Ang katumbas niya po sa Tagalog ay T. Hindi po ba? Or sa English? English ay T. Ano po ang kanyang vowel ng ta? A. Fatha, okay? Ang katumbas niya po ay A. Okay, A. Ganyan po siya. Kita. Ngayon po, ang alif po dito ay, ang kasunod po nitong ta ay alif po. Wala po siyang vowel. Ang ibig sabihin ay magiging long vowel na po siya ngayon. So, kung long vowel po ay parang magiging dalawang A po siya. So, ganyan po. Dadagdagan po natin ang isang A. Ganyan. Tapos, ano po ang panghuling letra? Ba. Ba. Ano ang katumbas niya sa Tagalog?
or sa English? D. Letrang B. Okay. Ngayon po, ano po ang kanyang vowel? Ang vowel niya po ay dalawang dhamma. Ang tawag po sa kanya ay dhammatan, di po ba? Yeah, yeah. At tapos, ano po, paano po bigkasin ang dhammatan? Un. Un. Okay, so idudugtong po natin ang un. So magiging kitabun. Ganyan po. Okay, get na. Okay, ganyan lang po kasimple ang pagbigkas po sa kanya. Okay. So ang dalawang A po dito, dalawang A, ay hindi po natin bibigkasin ng kita-a. Hindi, kita-a po, hindi po. Ang dalawang A po ay nagre-representa po ito ng long vowel. Ibig pong sabihin ay mahaba po ang pagbigkas natin sa kanya. Okay, so kaf, yung ang katumbas niya po ay K. Ang kasra, katumbas niya ay E. Ang ta ay katumbas niya ay T. Ang fatha, katumbas niya ay A. Tapos sumunod po sa kanya ang alif na wala pong vowel. So magiging A din po siya. So magiging long vowel po siya. Okay. Tapos sa huli po ay ba. Ang katumbas niya ay B. At ang kanyang haraka or kanyang vowel ay dhammatan. Bibigkasin po natin bilang un. So idudugtong po natin dito un, kitabun. So ang kahulugan, oh, okay, ang meaning niya po sa wikang Tagalog ay libro. Okay, kitabun. Okay, lahat kahit anong libro po ay kitabun po ang tawag sa kanya. Okay. So alhamdulillah. Meron po kayong katanungan? Wala na sa inyo lang yung damatan, nalito lang po ako. Ah, okay. So, okay na po yun. Okay na. Yung, opo, sir. Okay, okay na po yung dalawang salita. Okay. So, transfer na po tayo sa susunod. Sa susunod ating contestant. Sino po? Imraida. Imraida Gregorio. Imraida Gregorio. Imraida. Okay, wala po si Imraida. Didirekta po tayo kay Farida. Oh, Imraida. Diyan na po. Okay, Imraida. Opo. Okay. Imraida. Ito hello po. Okay, sige. Opo. Si Imraida ay kalagan po ito. Okay. Ako ay kalagan din po. So, kaming dalawa ay kalagan. Mula po sa Kalagan tribe. Okay. So, mag-akuan kita. Mag-abas. Matigam na ako magbasa. Tagbis lang, Ustaz. Okay, sige. Okay. So, magagamit lang kita ng Tagalog para maskin na tinagbis-tagbis ng Tagalog, inshallah, para kasabutan ng kalagan. Sige. Okay, inshallah, ay magbibigay po ako sa inyo ng salita sa wikang Arabic na magkarugtong na po. Okay? So, ngayon ay babasahin niyo po. Bibigkasin ninyo ang salita na aking ibibigay. Iyon po ang salita ay okay. Vasilakma. Okay, ito po. Ano po ang nakalagay sa pinaka-umpisa? Ano po ang pinaka-umpisang letra? Ano po ang letra na nakalagay sa simula? Letrang? Sin. Okay, letrang sin. Ano po ang kanyang katumbas sa wikang Ingles or sa wikang Tagalog? Letter S. Okay, letter S. Okay, so isusulat po natin ang S. Lalakihan po natin. Okay. Ano po ang kanyang vowel? Fatha. Fatha.
Ang katumbas niya po sa wikang Ingles ay, or sa wikang Tagalog ay? Ah. Ah. So, kasunod niya po ay, ano po ang pangalawang letra? Ang karugtong po ng sin? Alif po. Okay, alif. So, sinabi po natin kanina, okay, ano po ang vowel po ng alif? Ano po ang vowel niya dito? So, wala po siyang vowel, diba? Alif po. Okay, ano po ang kanyang vowel? Ano po ang kanyang vowel? Wala po siyang vowel. Ang alif. Automatic po, pag wala po siyang vowel, automatic ay sukun. Okay, automatic ay sukun ang kanyang vowel. So, sinabi natin kanina, pag meron tayong makikitang alif na wala siyang vowel at ang nauna sa kanyang letra ay merong fatha, magiging long vowel siya. Okay? Vowel. Okay. So, ngayon ay magiging long vowel siya. So, daragdagan natin ang isang A. Okay? Daragdagan po natin ang isang A. So, magiging sa... Okay, ganun po. Long vowel na po siya. So, magiging sa... Okay. Ang pangatlong letra, ano po ito? Ito po, anong letra po ito? Ito pangatlo. Anong letra po ito? Letrang? Ano po? Ito, ang letra po nakasunod ng alif. Ano po ang letrang iyan? Ito po. Letrang ain. Okay? Letrang ain. Okay, ain. So, ang pagbigkas po sa kanya ay parang inuulit po natin. Po. Ang letrang ito po ay tinatawag na hello. Nadidinig niyo po? Okay, ang letrang ito po ay tinatawag na ain. Okay, ain. So, ang ain po ay ganyan po natin siya isulat. Ang ain po ay ganyan po natin siya isulat na may kudlit sa bandang kaliwa. Ganyan. Okay. So, ano po ang kanyang haraka? Ano po ang kanyang vowel? Okay, so parang mahina po ang connection kay Imraida. Baka pwede nyo po siyang matulungan na Sister Farida. Sister Farida. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Okay, parang mahina po ang connection ni Imraida. Pwede niyo pong ipatuloy, inshallah. So, ano po ang letrang kasunod po ng alif? Ain po. Ain. Ano po ang kanyang vowel? Fatha. Fatha. Anong katumbas ng fatha sa Ingles or sa Tagalog? A. A or A. Okay, so ganyan po. Ay, A pa lang. So, A or A. Okay lang po yan. So, ganito na po siya. So, paano po, ano po ang panghuling letra? Ta marbuta. Taul marbuta. Ano po ang katumbas niya sa wikang Ingles? Ta? Letrang T. Okay. Letrang T. At ano po ang kanyang vowel? Wait. Sa Arabic po. Dhammatan. Dhammatan. Yeah.
Okay, tamatan. Ano, paano po bigkasin ng tamatan sa English? Letter O. O, letter O kung dhamma. Pero pag dhammatan, on. Ay, on. Okay, so narutungan po natin dito ng on. Okay, ngayon po ay paano po siya bigkasin? So, una po kanina. Sa atun. Sa atun, okay. And ito po siya bigkasin. Una po ay sapagkat mayroon po siyang long vowel. Ang kasunod po ay ay na may fatha. A. At ang taol marbuta na may dhammatan ay tun. Okay? So, ang pagbigkas po sa kanya ay sa'atun. Okay. Paano po yan? Sa'atun. Sa'atun. Okay. Ang meaning niya po sa wikang Tagalog ay sa'atun. Kapag sinabi po natin sa'atun ay oras. Okay? Oras. So, okay, magbibigay po tayo ng, para po sa inyo, magdadagdag po tayo ng isa pa pong salita. Okay. So, ang salitang iyan po. Okay. Iyan po ay, okay, ito po. Ano po ang unang letra? Dal. Ano po ang unang letra? Dal. Dal. Ano po ang katumbas niya sa English? D. Letter D. Okay. Letter D. Ano po ang kanyang vowel? Fatha. Ang katumbas sa English? Letter A. Letter A. Or letter A. Okay. Ang pangalawang letra, ano po? Kha. Kha. So, ang kha ay naglagay po tayo ng, ang katumbas niya po ay KH. Okay. KH po. Hindi po ito ang exact na katumbas niya sa wikang English. Ngunit ito po ang medyo malapit sa kanya. Okay. Kaya nilagyan po natin ang KH. Okay. Ano po ang kanyang vowel? Fatha. Katumbas letter A. Okay, A. At ang panghuli ay letrang? Lam. Letrang Lam. Okay. Ang katumbas sa wikang English ay? L. L. At ang kanyang vowel ay? Fatha. Fatha. A. Okay. Fatha. Okay, A. A. Or A. So, paano po siya bigkasin? Dakhala. Dakhala. Okay. Dakhala. Kung dito yung po natin ay dakhala. 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 Ang kanyang kahulugan ay pumasok. Okay? Dakhala. Pumasok. Okay, so alhamdulillah. Wala po kayong katanungan, Sister Farida. Okay. Wala na po. Tapos na po tayo kay Sister Hashi. Sister Lailani. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Kayo po ay nag-aaral na dati po ng wikang Arabic? Opo, nag-join lang po ako just to review lang po yung, okay, yung correct pronunciation po. Pagka ganun just to review ay dadamihan natin ang letra. Okay. Yes. Magbibigay po tayo ng okay. Limang letra inshallah, pero hindi po mahirap. Okay, ito po. Okay. Ito po ang salita na ating gagamitin. Ano po ang unang letra? Alif. Letrang alif. At ang katumbas niya po sa wikang English ay? A. Okay. At ano po ang kanyang kasunod? Ay, ano po ang kanyang vowel? Kasra po. So, ano ang katumbas niya? E. E. So, alif at kasra, ano ang katumbas nila sa wikang English? A pati E.
Hindi, paano po siya bigkasin sa wikang Ingles? Yung alif at may alif na may kasra. I po. Okay. So I po ang isusulat natin. I. Pangalawa, ano po ang letrang iyan? Jim. Jim, katumbas niya po sa wikang Ingles. J. Po? J. J, okay. J as in jar. Okay. J, okay. Ano po ang kanyang vowel? Sukun. So, ibig pong sabihin ng sukun ay wala siyang vowel. Silent. Okay, silent po siya. So, mananatiling J lang po siya. Kasunod po nun, ano po ang pangatlong letra? Ta. Ta. T po. Okay. T. At ano po ang kanyang vowel? Fatha. Fatha. At ang katumbas niya sa Tagalog ay? A. A. Okay. At ang pang-apat na letra. Ano po? Ano po yan? Mim. Pang-apat na letra ay mim. Pang-apat na letra ay mim. At ang katumbas niya sa wikang Ingles ay? M. M. At ano po ang kanyang vowel? Fatha. Fatha. Ang katumbas niya sa wikang Ingles or Tagalog ay? A. A. Okay. At ang panghuli? Ain. Ain. Okay. So, ang katumbas niya sa wikang Ingles ay wala pong ain sa wikang Ingles. So, ang ginamit po natin ay A. Gumamit po tayo ng A na may kudlit sa itaas sa bandang kaliwa. Okay, ano po ang kanyang vowel? Fatha. Fatha. At ang katumbas niya po sa Tagalog ay? Ano po ang katumbas ng fatha sa Tagalog? A po. Okay, A. Okay. Katumbas niya po ay A. Ngayon, paano po siya basahin? Okay. Ijtama'a. Ijtama'a. Okay, kung didiretsuhin po natin. Ijtama'a. Ijtama'a. Okay. Ijtama'a. Ijtama'a. So, yan po, mashallah. Okay. So, mumtaz po. So, wala po kayong katanungan sa mula sa lesson 1 to lesson 5. Alhamdulillah, wala naman okay. Po kasi marami po ako natutunan. Alhamdulillah. Okay, didiretso po tayo sa panghuli. Kay Sister Leilani. Tapos na po kayo, Sister Leilani. Ako po yung nag-call. Ikaw po yung... Tapos na po kayo? Opo. Okay, sige. So, alhamdulillah. Ustad. So, opo. Sister Imrayda. Oo, nawala po ang... Sorry po, ano okay. Yung signal kasi. Okay, okay lang po. Tol kanina. Okay, okay lang. Sister Imrayda, mula po sa umpisa opo. ng meeting na ito ay naka-record hanggang sa dulo, inshallah. At i-upload po natin ito bukas ng umaga sa YouTube at pwede nyo pong i-review, inshallah. So, kanina po, kahit naputol po ang inyong connection, ay naka-record po iyon dito, inshallah, at mapapanood nyo po at mapapakinggan nyo nang hindi na po napuputol ang connection. Wala na pong aberya sa signal, inshallah, subhanahu wa ta'ala. So, ngayon po, alhamdulillah, ay lahat na po ay nakasagot, lahat na po ay at tinanong natin at lahat po ay naintindihan na po ang lesson 1 to lesson 5. So lahat po ba ay wala na pong katanungan mula sa lesson 1 to lesson 5? So meron po. Okay, accept po natin ang bagong pasok, Sister Fatma. Okay. So wala po kayong katanungan mula sa lesson 1 to lesson 5? Alhamdulillah, Ustad, wala na po. Okay. Alhamdulillah. So Sister Fatma. Welcome po sa inyo. Okay. So ngayon po, alhamdulillah, wala na po kayong katanungan. Ang katanungan ko na lamang po,
Walaikum assalam, Sister Fatma. Wala po kayong katanungan. Ang katanungan ko po ay ano po ang inyong ini-expect na matutunan sa lesson 6 para may idea po ako kung ano ang aking ituturo, inshallah. Kayong lahat po. Okay, lahat po ninyo na nakikinig, na naintindihan na po ninyo ang lesson 1 to lesson 5. Ano po ang ini-expect ninyo na matutunan sa lesson 6? Ustad, ano? So, ano, dagdagan na lang po yung letra. Ah, magdagdag, gumawa po tayo ng mas mahabang salita, ganun po. Opo. Gagaya ng 6 na salita, okay, inshallah. So, inshallah, ay, okay, so Sister Fatma, wala pong problema iyon. Mula po sa umpisa kanina ng meeting namin, hanggang po sa dulo, hanggang po sa oras na ito, lahat po iyon ay naka-record. At pwede nyo pong i-review bukas kapag na-upload na po sa YouTube, inshallah. Lahat po ng ito ay recorded. So kahit late po kayo ay mapapanood nyo po kung ano ang laman ng meeting namin mula kanina hanggang sa mga oras na ito, inshallah. So kung wala na po kayong katanungan, okay, have fun po. Expectation po, Ustad. Ano po yun? Sister Lenani. Sana po yung mga kalima po na ginagamit is lahat po bigyan ng meaning po para po mas madagdagan po yung aming knowledge po. Okay, inshallah. So far, lahat po ng nabanggit natin kanina ay nabigyan po natin ng meaning, alhamdulillah. Siguro ang hindi lang po nabigyan yung pinakauna. Okay, inshallah, next time. Okay, noted po, next time ay bawat salita na gagamitin po natin, bibigyan at babasahin natin, ay bibigyan po natin ng kahulugan, inshallah. So, kung wala na po kayong katanungan, ay hanggang dito na lamang po, sapagkat si Yazid ay nagtatawag na. Okay, so hanggang dito na lamang po. Barakallahu fikum jami'an. نسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم